Malakas ang hangin at malalaki ang alon nang pumalawot ang aming grupo mula sa Secret Bay sa bayan ng Mabini patungo sa Caban Cove sa isla ng Maricaban. Ang grupo na aking sinamahan, regular na nagsasagawa ng cleanup dive. Pero ngayong may pandemya, lubha silang nababahala sa tila pagdami ng mga gamit na face mask na kanilang nakikita sa ilalim ng dagat. Sa mga ganitong weather, papunta dito yung hangin. Usually dito napupunta yung mga basura. At ngayon nga daw, bukod sa mga plastic, yung mga face mask na sila nakikita. So yun ay i-check natin. Clear! Clear! Wala pa kaming isang minuto sa ilalim ng dagat, sunod-sunod ang nakakapulot ng mga gamit na face masks ang aking mga kasamahan. Mula sa mga disposable na face mask, hanggang sa mga reusable na mask na gawa sa tela. Marami sa mga ito, nababalot na ng lumot at mistula ng bahagi ng coral reef. Maliban sa mga face mask, hindi mawawala ang samot-saring klase ng mga plastic na basura. Marami sa mga ito, gamit na diaper. Ang mga basura, panira sa magandang tanawin sa ilalim ng dagat. Tanawing dinarayo ng mga diver hindi lang mula sa bansa, kundi mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga basurang aming nakita sa ilalim ng dagat, lalo na ng mga gamit na face mask, magiging kasiraan daw sa world-class dive site sa bansa. What we saw the last time, medyo mas marami pa. Okay. Pero like I said, since the wind blows them here, It's like talagang we have to keep on doing. Pero higit sa epekto sa turismo, mas nakakatakot umano ang epekto ng mga basurang ito sa kalusugan. Bagamat maituturing ng sterilized ang mga gamit na face mask dahil babad ang mga ito sa tubig dagat, may epekto ito sa mga tao. Kaya di ba yung ibang fish, gumagano, nagdinibol na sila doon? I'm sure nakakain na nila yun. And those little fishes get eaten by the bigger fish. Those eventually end up, yun yung talagang worry ko na it will come back to us eventually. Ang lokal na pamahalaan ng Mabini, batid daw ang problemang ito. Sa kanilang sariling cleanup dive kamakailan, nakakakita na rin daw sila ng mga gamit na face mask sa ilang dive sites sa Anilaw. Dahil natural catch basin itong cove ng Anilaw, ay siyempre yung basura mula sa agos na nanggagaling sa iba't ibang lugar papunta dito na naiipon talaga yung basura. Pero hindi lahat ng basura ng mga tao nakakasira sa likas na yamang dagat. Ang eskeleton ng nasunog ng barkong ito nagsisilbi ng tahanan ng iba't ibang isda. Ang mga bakal tinubuan na ng mga koral. Kaya naman buhay na buhay pa rin ang yamang dagat sa lugar na ito. Ang mga pribadong kumpanya at mga dive resorts sa paligid ng Mabini, may kanya-kanya na rin daw programa para manatiling malinis ang kanilang lugar. Dito nga naman nakasalalay ang kanilang kabuhayan. Hiling nila, kapag bumalik na ang mga turista, mabawasan o mawala na sana ang mga basurang ito, lalo na ang mga gamit na face mask. Hindi lang para sa kanilang kabuhayan, pero para manatili ang ganda ng lugar na ito, para sa mga susunod pang henerasyon. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.